Hi guys, I'm Roy. At sa video ito, pag-uusapan po natin yung mga practices namin kapag nakakabili po kami ng power tools. So, let's start! Number 1 po, tinatanggal po namin yan sa box. I-check po namin kung complete. Kailangan po meron siyang manual, battery if. Kapag wala, wala. Basta po i-check lang namin kung kompleto yung mga dumating. Pangalawa po, syempre i-check namin yung tool. Lalo po yan kung yung binili yung power tools ay galing online. Shopee, Lazada, Amazon, eBay. So once po na ma-check namin kung kompleto lahat, hindi na po namin siya binabalik dun sa box niya. Yung box po ay itinatago namin. Baka po kasi in the near future, gamitin namin or ibenta. So, andyan dyan pa po yung box. Bakit po namin hindi ibinabalik dun sa box yung ating power tool? Mataas po yung chance na hindi nyo na po siya ulit gagamitin. Minsan po nakakalimutan po natin na bumili po tayo ng power tool. Kasi minsan yung bugso na ating damdamin, medyo malakas. Medyo nakukulam kayo na bumili ng power tool. May term po sa amin sa Bosch na binabaol yung power tools. Kasi nakakalimutan nga po. Kapag po binalik niyo yung power tool niyo dun sa box, hindi niyo po alam kung ano na po nangyayari dun sa loob. Baka po nabasa na yan. Or napasukan ng insekto, nawiwian ng ating mga pets. So, hindi po natin alam kung ano na po nangyayari dun sa loob ng ating box. So, isa pa po, baka po naibalik natin nakasama yung battery. Baka po mapindot siya sa loob accidentally, yung mga ganyan pong mga bagay. So, paano po natin maiiwasan yan? Idinidisplay po namin yan. Kailangan po ang inyong mga power tools, meron po silang display cabinet. So, gusto po natin maging proud dun sa ating mga nabili. Hindi naman ginagamit. Kaya po natin siya gustong i-display is para po magkaroon tayo ng easy access dun sa power tool na binili natin. Nangyari na po ba sa inyo na meron kayong gustong gawin pero hindi nyo na ginawa kasi hindi nyo makita yung power tool or natambakan na yung power tool nyo na naka-box at tinatamad na kayong kunin. And kasi po sa amin, maraming beses na nangyari yan. Kailangan po natin gawan ng mga tool cabinets or tool rack yung ating mga tools para po nasa iisang lagayan lang sila. Madali po nyong hanapin at nakikita nyo po sila. Baka po kasi nawala na yung power tool na binili nyo, naitapon or what. Yes po, nangyayari po yan. Kasi sasabihin po ni Mrs. hindi nyo naman siya ginagamit, kaya itatapon na lang. So ano pong benefit kapag meron po tayong display rack? So makikita po yan ang ating kapitbahay at mahihiram po ang power tool na pinaghirapan natin. At pag po isinuli, sira na po siya. Madali po nating ma-access yung mga power tools na binili natin. Tapos makikita po natin kung kulang or merong nawawalang parts. So halimbawa po, nasa yung mga bits or yung mga accessories ng ating mga power tool. Magkakaroon po tayo ng sense of urgency na hanapin yon. At last po, kung gagamitin po natin, hindi po tayo tatama rin na gamitin yung mga right tool for the job. Yan, so if ever po na meron may questions, suggestions, and any other comments po regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Na-try po natin silang sagutin. So, yan na po. Thank you!